What's up mga bradex? Welcome to another episode of Joe's Whisky Chronicles. My name is Bradex Jove and I like it neat. And this is Bradex Jay. And I like it rough. Alright. And this is Bradex John. I'm Bradex John. And this is Bradex Third. Yeah. Anong ito mga Bradex, ano natin to? Kwentuhan session. Kwentuhan session. Kulitan session. Yan yung mga nga natin niya ngayon. Siyempre, ang topic natin dito, Brother John? Ano? NBA Finals. NBA Finals. Ano, timely yan eh. Timely. Ano to? Ano to yung prediction namin? Oy! Maraming salamat. Ano to? At I'm leveling. Bakit ka good mood? Kaya tayo good mood dyan? Three-one pala. Underdog ng team na to. Okay. Oh. Sino nag-expect na magpa-finals sila noon at magte-champion? No. Ikaw lang. And then pero mata sa 11 Batex, dahil na bakit pinunta sa 11? Eh kasi Lakers ako noon. Lakers ka noon. Pero nung natalo sila noon, natalo sila. Ano ang talo ng Lakers ano? Dallas. Dallas. Yung nagbalang yan mga si ano. Si Art. Oh, Si Barea. After nung natalo yung Lakers, ano ako nun eh. Dallas ka. Dallas ako si ayaw kay LeBron noong time. Kampi ako sa Dallas Mavs. Okay. Pero, pag... May disclaimer ka agad. Okay. Dallas ang gusto mag-champion. Alright? Okay. Pero kung sakasakali nga, dahil 3-1 yung odds, pag Golden State na pumasok, ang prediction ko, Golden State ang magka-champion. Okay. Regardless kung sino ang lumabas sa East. Eh, wala namang doubt na Golden State na magka-champion. Golden State, Dallas. Pero may disclaimer, masok ang Golden State na rin. Okay. Eh, hindi na maganda usapan to kung Golden State na rin. Diba? Kailangan ko kontra sa inyo. Ano ka na? Wala na akong choice. Oh. Mas playable yung injury no ano eh. Nung isa. Nung Celtics eh. Tama. Yung sa isa, si Lowry palaging may hamstring injury. Si Tyler Hero. Tapos si Butler may problema rin pag-isa-minsa. Pero, believe ako sa Miami, kasi wala silang player na pumasok sa first team at saka sa second team. Isa sa second team, wala. Saka yung starters nila, wala sa mga tactics nila. At saka Pilipino, ang coach nila. Pero sa akin kasi, parang mas energetic yung ano yung Celtics, mas younger ang Celtics. Mas deep yung lineup. Mas hunger. Sa Celtics ako, based sa 2. Kaya pero, ngayon, kung papasok sa finals, mag-GSW ba yung tatlo? Hindi ko papalari. Ako ngayon ang kalaban nyo. Hindi ko talaga papalari. Pero tara. Medyo tihado ako, pero wala naman. Magko-comment lang ako. Itong apat na teams na to, na natitira, are all well-coached teams. Si ang coach ng Boston, si ano? Totoo naman. Tama. Email Duka. Ano sa'yo?
ano rin to ni Popovich? Oh, sa Spurs yan, Spurs yan. Oo, ano rin yan ni Popovich? Steve Kerr! Popovich yun. Sobrang, pero sobrang alam natin na ano yan. Saka Popovich yun yan. Jason Kidd, as an assistant coach with the Lakers, ang champion Lakers, and ano naman natin na... Sumablay lang sa box. Oo, pero magaling na coach. Saka nag-champion sa Dallas yan. That's true. And syempre, si Spolstra, proven coach, Pat Riley, pedigree na ano, yung toughness. Kaya, well-deserved yung apat na king. Ito, kung sino ba nang nasa conference pa. Pero, Bradex, just apat na yan, kung may ipapasok lang ako ng isa, na sumablay nga din sila pumasok, pipili ko sana yung box. Box. Pero having you said that, Bradex, nag-comment ka na rin, kaya din mga Bradex, mag-comment down below kayo. Anong prediction niyo? Sumama kayo sa usapang ito. Ang Golden State, bakit siya yung pangalawa kong choice to win the championship? Kasi, mga Bradex, tuwan-tuwa ako sa ball movement. As a team nila. Grabe yung chemistry. Grabe yung chemistry. Grabe yung scorer nila. And yung Draymond Green. Oh, grabe si Draymond Green. Parang ano, playing coach. Siya ang blue guy. Yeah. Blue guy talaga. Siya yung nagbaband doon sa team. Intimidating sa defense. Oh. Pero si Luka Doncic, hindi siya na-intimidate kay Draymond. Diba ka ba? So hindi tayo strength in numbers nga. So, nagkakasundo-sundo pala tayo rito? Hindi tayo nagkakaroon ng mga... Pero Celtics! Celtics kasi nga sa akin nga, para lang may makukunta sa inyo. Ayaw, wala! Kasi wala naman. Ayaw, wala! Kung TGSW ba ako, wala itong kasapan naman. Pero suko na mga Bradex. Celtics ako. Ngayon, mas bata, energetic. Sana lang huwag ma-injured si, no, si Jason Tatum. Tsaka si, no, si Jalen Brown. Pag na-injured niya, patay na. Tsaka si ano, malaking factor yun ha. Defensive player of the year yun. Marcus Smart. Yes, si Marcus Smart ang... Yung tatlong yun, injury prone na ngayon, delikado rin niya. Kaya nga, maganda nga eh. Pag mag-Celtics Golden State, ayaw ko nangyari yun. Pero kung sakaling mangyari mo ng Golden State sa Celtics, ang okay doon is Marcus Smart, which is a glue guy and leader ng ano ng Celtics, siya yung ano eh. Defensive, tapos sa Golden State may Draymond Green ka. May version sila ng mga players, ibang position. Pero magulang. If ever na yun yung maging matchup sa finals. Tingin niyo kung sino babantayan ng isa't isa. Which is kung nga si Marcus Smart, yung Stephen Curry, si Popeye starter ng Boston, si Jason Tatum, sino babantayan niya sa Warriors? Depende kung anong manumer. Gusto mo ba yung si Jason Tatum mapagod sa depensa? O hindi? Actually, mapagod talaga siya sa depensa. Nasa magandang ito. Kasi nakapagod siya dati. Yung topic na yan, comment down below ha. Kung ano yung possible matchups. Para sa inyo. Yung tinatanong ni Bradley Jerry. Possible matchups. Ang advantage lang ng GSW. Kung sino man ang mga katapat nila sa East. Grabe yung scorer na lang. Grabe. Meron ka lang, siyempre, yung Splash Brothers. Pangalawa, meron ka pang nanggugulo si Poole. Jordan Poole. Parang ano, kala mo, Steph Curry dating eh. Tapos meron pang Wiggins. May Wiggins ka ba? Yung Wiggins yung parang dati si ano. Yung Wiggins umi-score rin eh. Kaya nga, yung sino yung nasa Sacramento na? Barnes. Yung Role ni Harrison Barnes, yun ang ginagawa. Pero ang problema noon, time na yun, may kumbaga penalty si Harrison Barnes. Ang pumalit Kevin Durant? May Jordan Poole. Wala nang Jordan Poole nung time na yun. Yes. May strength and numbers naman talaga ang Golden State. Kaya kumbaga lamang talaga yun. Insert nga si Kevin Durant sa Golden State. Parang konting factor na lang din eh. Hindi naman nag-boost talaga na as championship kasi sila eh. Kasi beforehand, naging dominant. Pero beforehand, dominant na rin talaga sila eh. 73-9 din sila. Naging more dominant sila nung nandoon si, KD. Si KD. Plus, nagkaroon sila ng parang, alam mo na yung go-to guy pag saan eh, sa... Yung clutch. Tama. Go-to guy. Okay lang ba? Since basketball pinag-uusapan natin. Mga Bradex, gusto ko lang i-congratulate yung... Si Bradex. Si Bradex.
Aussie baby. Oh, bakit? Tatay ko. Lebron, champion. Eh, sabi ng Lebron sa NCAA. By the way, bro, nalungkot ako dun. Congrats, Aussie baby. Makuha nga pala, makuha nga pala. Oh, eh, wala. Sila na sabi lang mo kata makuha. At gusto ko rin din magkano, congratulate. Kahit ako, malungkot ako dito. Congratulations sa UP Maroons, Fighting Maroons. Congrats sa mga uncle natin na taga UP. Doon ako nalungkot. Kasi so, one big fight ako. So, sa lahat ng nanalo, ino-congratulate namin sa lahat ng nanalo. Oo. Kung saan man nanalo yan. Well, brother, congratulations. Sino man ang manalo sa no, 130. NBA Finals. Ilagay ko. Enjoy lang. Good luck. Enjoy nyo lang yung finals. Tama si Pastor Ed. Enjoy nyo lang. Enjoy nyo yung finals. Kung may papusta kayo, pusta-pusta lang. Kunti lang. Kunti lang, ha? Masyado. Drink, ika nga sa ano, drink moderately. Ganun din sa pagpupusta. Pusta moderately. Ako mga bradex, kahit ano, kahit Golden State fan ako, gusto kong magandang series eh. Tama. Okay. Gusto kong mabot man lang ng Game 6 or 7 yan. Yeah. So, pagka-Game 7 ang Dallas, saka ano? Hindi, wala mo yan. Pinagusto mo yan. Pinagusto mo yan. Pagka sa ano ko. Saka ano, conference finals. Pero mananalo. Well, hindi nga kung masasabi. Parang ano eh, parang blind tasting natin. Bilog ang bola ba? Bilog ang bola. Eh, go Dallas. Yeah, bradex. Alam ko, medyo... Go Celtics. Celtics na tayo. Celtics na tayo. Go Dubs. Go Dubs yung dalawa. Siyempre naman. Siyempre, dahil... Wala kang bibilingin pa, ano ba? Walang argumento na. Yung mga Pilipino, basketball fan yan. Siyempre. Ang dami nyo nga ka-link sa atin dyan. Mga bradex sa atin dyan. Mga bradex, kung gusto nyo marinig yung mga basketball analysis namin, hindi na kami whiskey connoisseur. Oo. Kaya mga bradex, sana tuwa kayo sa episode na to, medyo magulo, pero alam niyo naman, ang dami mga GSW dyan. Siyempre naman! Kita na tayo sa finals. Yan! Press nyo yung like, share, and subscribe. Bago tayo magka-umabot dun sa argumento, yung maliit na bell icon. Malamang yan, nasa harapan niya ng Bradix Earl. Sa baba, click niya yan. Tapos click yung all para notified kayo pag nag-upload kami ng bagong video. Oh. Bradix, since magcha-champion tayo this year. Naman! No doubt! Sana! Yay! Subscribe na rin kayo sa Jovee de Ocampo Chronicles. Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. At mga Bradix! Manalo matalo, inom lang ng inom. Responsibly. And moderately. Okay. Inom lang ng inom. Oh. Responsibly. Yeah. Moderately. Don't drink and drive. Yeah. Yung alam niyo naman, lagi yung sinasabi. Sana ano, sanang alak, mga bradex. Sa chat yan. Kaya nga lumalaki na yung chat natin. Cheers, mga bradex. Cheers. Cheers, mga bradex. Alright, go Celtics. Go Mavs. Good luck.